Nasa linya na po ng komunikasyon ating butihing Senior Director ng Bangko Sentral ng Pilipinas Department of Economic Statistics, walang iba kundi si Director Paulo. Magandang umaga po, Director Paulo. Magandang umaga, Ray. Magandang umaga sa mga nakikinig at sumasubaybay sa iyong programa. Opo. Salamat sa pag-imbita. Director Paulo, siguro unang-una matanong ko lang po, ano po? Ano po ba ang foreign direct investment o FDI kumpara sa ibang form ng investment tulad ng portfolio investments? Maigi nang magsimula tayo sa mga definition of terms, Ray. So, ang sinusunod na framework ng BSP ay ang Balance of Payments and International Investment Position Manual 6th Edition ng International Monetary Fund. So, bakit natin sinusunod itong framework ng International Monetary Fund? Dahil madaming mga countries ang gumagamit nito para may comparability ng mga statistics katulad ng FDI. So ano ngayon ang FDI? Ang FDI is a foreign direct investment. Una, punta muna tayo sa foreign. Ano bang ibig sabihin ng foreign? Ito ay non-resident. Kung individual to, nakatira to sa labas ng Pilipinas ng 366 days of the year. Or kung corporation to, kung saan man yung lugar ng economic interest ng kumpanya. So yung pinakamalaking economic interest ng kumpanya, yun yung residency niya. Maliban sa foreign direct investment, may pang mga ibang klaseng investment na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Ito ay mga portfolio investments. Ito naman, yung sa foreign direct investment, ang pagkaiba nito sa mga ibang investment ay ang equity ng mga investors. Kailangan ang mga foreigners or non-resident may at least 10% equity sa isang corporation dito sa Pilipinas. So, balit, yung mga portfolio investments or other investments, so ang portfolio investments, yung equity portion ay less than 10%, pareho din ng other investments. Tapos, ang portfolio investments, minsan narinig natin ang term na hot money or mabilis ang pagpasok or paglabas ng mga investments. Dahil ito ang mga portfolio investments. So, mag-invest mga foreign investors sa stocks na pwedeng umalis ng 6 months or 1 month or debt, bumibili ng government debt ng Pilipinas. So, mabilis ang turnaround. Habang yung mga other investments, ito ay mga investments katulad ng cash and deposits. Yan ang mga tatlong klaseng investments na nasa balance of payments ng Pilipinas at mga ibang mga countries. So, ang sabi mo nga, so bumagsak yung mas mahina, hindi siya, mas mahina ngayon ang pagpasok ng foreign direct investments sa April. Mm-hmm. Ang sabi mo nga, pumasok lang $876 million kumpara sa $1.02 billion noong April 2022. Mm-hmm. Ito ay pag isang 14% decline sa direct investments. Tapos, nung in-analyze namin yung mga components, so sabihin natin may dalawang components lang para simple lang analysis. So, ang unang component ay ang equity and investment fund shares. So, para simple lang, ito ang mga stock investments ng mga foreign investors. Hmm. Ito ay, para sa April, bumagsak ng 30% or 29.3%. Habang ang investments sa debt instruments, bumagsak rin ng 7.7%. So, ito yung dalawang factors, equity and investment fund shares and debt instruments na bumagsak yung dalawang factor. Itong pagbagsak na nabanggit nyo, lalo na, although pumasok 876 dollars FDI noong April, kumpara mo naman dun sa nakalipas na taon na 2022, what does this say ngayon dito sa pagpasok ng foreign direct investments natin? Eh, ang Pangulo Marcos Jr., talagang pursigido sa paglabas sa bansa yung pag-push niya ng foreign policy at paghihikayat niya ng mga investor sa labas ng bansa para mamuhunan. Kasi kung ako isang ordinaryong mamamayan, let me be the devil's advocate here, Director Paulo. Kung ako isang ordinaryong mamamayan at mababasa ko, bakit bumagsak kumpara nung 2022? Hindi naman masyadong malaking difference kumpara nung nakalipas na buwan ng 2023. Is there something wrong? Parang, teka muna, nagiging effective ba yung paghihikayat ng Pangulong Marcos sa mga mamumuhunan, lalo na sa mga foreign investors natin para magpasok ng foreign direct investment? Kung titingnan niyo po yung mas malayong time series ng foreign direct investment ng Pilipinas, palagi namang pumapasok ang investment. So ang ating
ang ating diskusyon lang kung mas mataas ba o mas mababa kaysa sa previous period. Pero pumapasok pa rin ang foreign investment. So effective pa rin ang mga hakbang ng ginagawa ng gobyerno. Una-una, yung mga policy reforms. Ang sabi mo nga, may mga legislation na pinasang Congress na para umakit ng mga foreign investors. So, ibig sabihin, yan pong figures na nabanggit natin, talagang taas-baba yan. It's an ordinary way of life. Ika nga, ano po, sa simpleng terminology ng isang ordinaryong tao. Ordinaryong, ano na yan, kilos, taas-baba talaga ang pagpasok ng foreign direct investment. Ano? Pero mas prepared po ba ng Bangko Sentral ang FDI kesa sa mga portfolio investment? Siguro, ako lang yung aking explanation. Yung taas-baba ng foreign direct investment ay kinakonsider ang mga nangyayari sa global ekonomiya. So, tingnan natin, ano nangyayari sa global economy? Una, nagsaslow down yung global economy. Ang mga forecast ng IMF, World Bank, ADB, lahat pabagsak ang growth ng global economy. Pangalawa, yung pagtaas ng interest rates sa buong mundo para ma-control ang inflation. Isa yon na nagdadampin ng consumption. Tsaka kapag mataas ang presyo at ikaw ay isang foreign investor, mag-isip ka, mataas ngayon ang presyo, mag-invest pa ako ngayon. Tapos kung may polisiya ang gobyerno, yung central bank, sabihin, tinatarget namin ng inflation na dapat between 2 to 4% within the year, for the year. So ngayon, nasa ano tayo? Nasa 6.1 sa May. Galing tayong 8.7 sa January. Malaki na yung binagsak natin. So yun, ang pag-iisip ng isang foreign investor, mag-iisip ko muna, baka bumagsak ang presyo, mag-invest na tayo mamaya. So una, yung global economic slowdown, high interest rates, tapos yung hindi pa resolve yung problema ng Ukraine at Russia. Mm-hmm. Konting narinig ko sa news, so magko-contribute daw yung US ng mga bomba na bawal based on the UN sa Ukraine. Anyway, so yung mga ganun, geopolitical risk, problema din. Lastly, yung ating COVID-19 virus. Pero ngayon, medyo wala na siya. So hopefully, ganyan na siya for the rest of the year and more. So yun yung mga iniisip ng mga direct investor. Kaya it's rational to say na pwede talagang bumagsak ang direct investments sa itong period na to. Mm-hmm. Tsaka hindi lang naman ng Pilipinas ang naapektahan nito. Sa datos po ba ng BSP at sa pag-aaral po ninyo, how is the Philippines faring among other Southeast Asian countries pagdating po dito sa usapin ng FDIs? So tinignan namin po ang years 2015 to 2022. So, 8 taon nun. So, sa 8 taon, tinignan namin yung ASEAN FDI statistics. So, ASEAN, as alam niyo po, comprised ng 10 countries. So, ang sasabihin ko lang dito, from 2015 to 2022, yung posisyon ng Philippines sa 10 countries ay nag-range between 4th spot to the 6th spot. So, nasa gitna tayo, in other words. So, hindi naman ganun kasama. Ang sabi ko nga, kung titingin nyo mas malayong time series ng FDI ng Pilipinas, palagi namang positive. Ang palagay ko ngayon, more of a timing issue, kung kailan mag-dissipate ang geopolitical risk, kung kailan pwede na magbaba ng interest rate ang mga central bank para mag-boost ng consumption, yung mga ganun ba? Mga konsiderasyon. Siguro, last question ko, Director Paulo. So, maganda naman po na hindi naman tayo nadudun sa bottom of the ladder, sabi, no? Pagdating sa FDI kumpara sa ating mga Southeast Asian neighboring countries. Ano? Nasa gitna lang tayo. That means meron tayong more room for improvement, ano, para makamit natin at least yung nasa first three spot. Yan ang target sana, no? Yung una, pangalawa, pangatlong spot. Pero sa kabuuan, Director Paulo,
Ano ang ibig sabihin at benepisyo ng isang ordinaryong mamamayan kapag sinasabi nating tumataas, pumapasok o patuloy na namemaintain ng Pilipinas yung pagpasok ng mga foreign direct investment sa bansa? Ang ultimate translation nito po ay ang pagdami ng mga jobs ng mga tao dito sa Pilipinas. Dahil, ang alam niyo po, so kailangan ng tao para gumawa ng factory, kailangan ng tao para mag-manage ng factory, tapos yung mga knock-on effects, let's say kung magsasource ng raw materials dito sa Pilipinas, edi kailangan rin ng mga tao doon para kung let's say madami yung kailangan ng raw material, di maka-hire rin sila ng mas madaming tao para lang ayun. So positive spiral para sa mga tao na may foreign direct investments ang isang country, so ang isang bansa. So yun po. Right. Maraming salamat po, Director Paulo. Director ang ating Senior Director Redentor Paulo ng Department of Economic Statistics ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Thank you so much, Director Paulo, sa insights at expertise na binahagi po niyo sa amin ngayon patungkol dito sa FDI. We were very well informed on this. Thank you very much po, Director Paulo. Thank you, sir. Thank you.